At pasukan na nga sa mga pampublikong paaralan bukas, pero sa ilang eskwelahan, problema ang silid at gamit na pinerwisyo ng baha. Ang posibleng solusyon sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mahigit isang buwan matapos ang bagyong Egay at mga pag-ulang dala ng habagat, hindi paghumuhupa ang baha sa Doña Damiana de Leon Macam Memorial Elementary School sa Kalumpit, Bulacan. Isang araw bago ang pagbubukas ng klase, wala raw munang magagawa sa mga classroom na lubog pa sa tubig. Nililinis naman ang mga classroom na pwede nang gamitin. Sa eskwelahan na ito, sa Kalumpit, Bulacan, anim sa mga classroom ang may tubig pa rin. At makikita nyo naman, dito mismo sa harapan, meron pa rin tubig, pati doon sa bandang likuran. Pero ang tinitiyak ng pamunuan ng eskwelahan ay hindi naman daw lulusong sa tubig ang mga bata. Katunayan, ilan sa mga classrooms ay kinonvert nila. Ang isa sa mga klase, gagawin dito mismo sa entablado ng paaralan. Dahil dyan, shifting daw muna ang klase na nangangahulugan ding mababawasan ang school hours ng mga bata mula 6 na oras magiging 4 na lang. Pipilitin naming mahabol yung mga lesson na hindi namin natakel sa pagbabalik po ng regular classes namin. Katulad po niyan, may padating pa po tayong bagyo. Kaya hindi po kami umaasa na ito po ay by September ay tuyo. Abutin pa po ito siguro mga October hanggang November. Depende po sa panahon. May ilang electric fan at isang laptop din daw na nasira. Ang mga module at libro na nabasa ng baha, kailangan nang itapon. Ayon sa Department of Education o DepEd, nasa 440 classroom ang nasira ng bagyo at mga nakalubog pa sa baha. Sa San Miguel Maysulaw High School sa Kalumpit pa rin, wala ng baha. Tinatapos na lang ang paghahanda sa ilang classroom. Pero batid daw ni Teacher Almira na pwedeng bahain muli ang kanilang eskwelahan. Sanay na po kami dahil every year naman nagkakaganon. Pagka dumating yung mga bagyo na nagkakaroon ng cancellation of classes, yung mga baha na yan, nagsiship po kami ng module at saka online classes para yung learning po ng mga bata hindi maantala. Ayon din sa DepEd, maaari nang ipamahagi ang mga module sa simula pa lang ng klase para madaling makapag-shift kung makansela ang klase dahil sa masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.